Morning guys. So bali ngayon papasok tayo sa marker, boundary marker ng Pili at ng Naga City. So kung makikita nyo, yan yung marker niya. So ang pinaka feature ng vlog natin ngayon ay yung De Rosario Naga City going to Almeda Highway. Sa Almeda Highway tayo dadaan. Ang labas natin yan dun sa Robinson Mall sa Diversion. So, sa ngayon, nandito tayo sa Del Rosario sa boundary. So yan, dyan sa right side na way na yan, papunta na yan sa Kararayan. So tuloy lang tayo kasi papunta na tayo dito sa Del Rosario. So ito yung bali ngayon, ongoing ang construction ng kalsada. So pinapalapad nila yung kalsada, ginagawang 4 lane. Makikita nyo dyan sa left and right side, mayroon dyan mga ginagawang drainage. Kasi nga, yun, drainage yan, dyan sa kanan. Sa kaliwa, naunang ginawa na, tapos na nata sila. Pero mayroon pa rin ginagawa dyan. So, ito na yung sa may Rosario. Ito yung checkpoint na ginagawa dito sa in relation sa COVID yan. Station ng mga polis. So, dito naman, ito yung Camellia Highway, Camellia, dyan sa Naga. So, diretso na tayo, papunta tayo sa Almeda Highway. So, sa ngayon, nandito na tayo sa may elementary school ng Del Rosario. Dyan sa naunahan niya, nandyan yung opisina ng GSIS. Yan, opisina ng GSIS. Then, sunod naman dyan is yung Vista Mall. So, yung Vista Mall, yan siya. Kasa tapat naman ng Vista Mall, nandyan yung Home Depot. Ayan, mayroon pa nagtatrabaho. Dyan yung sa tapat mismo yan ng Vista Mall. Gumagawa rin sila ng drainage. So, ituloy na yan hanggang dun sa boundary. Dito lang tayo. Nandito na na. Sabi ng Vista Mall, sa Corazon Subdivision, dyan. Papasok yun. Ayan. So, sa ngayon, nandito tayo sa tapat na Kasurekto. Dito sa Naga City, sa opisina. Main office ng Kasurekto. Dyan, papasok dyan, kasaray ko ito yan. So, tuloy-tuloy. Ayan, yun po makikita nyo, kung matagal na kayong dinakadaan dito, makikita nyo malapad na masyado yung, ano, kahit yung mga puno hindi pa naaalis, pero pinalapad na. So, yan, City Hardware. Dyan, sa kanan. Dyan yung malaking hardware, City Hardware. Yan guys, malapit na tayo sa Almeda Highway. Meron dyan bagong gawa sa gitna ng kalsada, yung ginawa nilang parang ano yan, para hindi magsalubong yung mga sasakyan. Nilagyan nila ng partition yung kalsada mismo. Pag nakita nyo yan, Almeda Highway na yan, dyan sa may una-unahan. Ito na yung parang intersection din yun dyan. Subdivision yun nandiyan sa kanan. So, pag kalawa mo, kakaliwa tayo dito, ito na yung papasok sa Almeda Highway. O, diba? So, yan. Ang dali na, going na tayo sa Almeda Highway. Dito naman, mga subdivision ang nandito. St. James, St. Jude. Kaya meron dito ng ano, simbahan, yung St. Jude Parish. Nandito siya sa may parking kanan. St. Jude Thaddeus Parish. Diyan. Mga parishioner ni St. Jude. Nandiyan sa may right side.
So, dyan naman sa kaliwa, yan yung St. Jude Subdivision. Ah, St. James Subdivision. Yan. Dito sa kanan, St. James pa rin yan. Left and right kasi ang mga subdivision na dito eh. Kahit yan sa unahan, subdivision pa rin yan. Dito, sa ngayon, 2 lanes pa lang ang kalsada. Sa ngayon. So, pero sa tingin ko, hindi magtatagal, magiging 4 lanes na rin ito. Okay, so tuloy-tuloy lang. Dito naman yung intersection naman ito ng isang subdivision dito, yung sa Villa Grande Homes, mayroon subdivision dyan. So ito, mayroon kasing intersection dyan. Pag pumunta ka sa kanan, pwede kang lumabas dun sa National Highway, dun sa may 7-11. Pag pumunta ka naman dito sa kaliwa, yun yung phase 1 ng Villa Grande Homes. Ayan dyan. Dito yung papunta sa highway. So, tayo, tuloy-tuloy lang tayo kasi dun tayo lalabas sa diversion mismo. Okay. Tuloy-tuloy lang. Diyan, sa may una-unahan, nandiyan yung bago namang ginagawang subdivision. Ongoing yung development nila. Yan yung St. Andrew subdivision niya. Doon. St. Andrew yun. Lahat ng open lot dyan. Ngayon, gagawin subdivision na rin yan. Okay. So, dyan sa una-unahan, mayroon ulit dyan crossing, pero crossing ng rails. Kasi mayroon ditong rails ng tren. Dyan dumadaan yung nung mayroon pang biyahe ang train papuntang Legazpi. Mayroon tayo dito ng release na dadaanan. Ayan. Pag na-traffic na tayo, ibig sabihin, nandun na tayo sa may release. So, ito. Dyan. Pag nag-slow down na tayo dyan kasi yung kasing sa kalsada, umaangat siya pagdaan sa rails, pero masyadong lubak-lubak yung ano, yung kalsada. Ayan ang makita niyo, ang lalim. Pag inuulan kasi, naaalis yung ginagawang pang pantay sa kalsada para hindi masyadong maalok sa sasakyan. Ayan, kung makikita niyo, sobrang lubak-lubak yung ano, from kalsada papunta sa rails. Ayan. Malapit na tayong makalabas dito. Dito nga pala sa Alameda Highway, meron na rin mga gasolinahan dito. Meron dyan Shell. Yan, Shell yan. Dun sa una-unahan, susunod naman yung Petron. Meron ditong Petron gasoline station. So, walang problema dito kung dadaan ka sa gasolina, maraming gasolina. Ayan, Petron yun dyan. So, tuloy-tuloy lang. Dito medyo malawag ang traffic kasi hindi masyadong maraming sasakyan ngayon sa pagdaan natin. Pero pag minsan, tinatraffic na rin tong lugar na ito pag medyo rush hour. Pag rush hour dito, medyo nagkakaroon din ng traffic. Saka pag yung walang COVID, naku, maraming dumadaan dito sa sasakyan. Buti ngayon, hindi masyadong maraming yung dumadaan, kaya halos walang masyadong traffic. At saka dito, sa part na to, 2 lanes pa lang yung ang kalsada. Pero dyan sa may dyan sa una-unahan pa, pag malapit na tayo dun sa diversion road, luluwag yung kalsada kasi 4 lanes na doon eh. So, dito, 2 lanes pa lang tayo. Pagdating dyan sa may una-unahan, sa may mayroon ng mga ginawa dyan na 4 lanes din. So, malapit na yun. So,
ito, ano to, dyan sa may una-unahan, mayroon na naman dyan crossing papuntang Dalipay, sa kaliwa papuntang Dalipay, dito sa kanan papunta sa Magtuto compound, na kung magtutuloy-tuloy ka lang dyan sa papuntang kanan na yan, lalabas ka dyan sa may opisina ng SSS sa National Highway ng Concepcion Grande. So ayan, ito makikita nyo ang tataas na ng poste dito, kasi sa una-unahan lang medyo malapit tayo ang kalsada dyan, lalapad dyan bigla, magiging 4 lanes yan. So ayun, dito yan, 4 lanes na yan hanggang na yan dun sa may labasan mismo na sa may Robinson Mall. 4 lanes na yan ang lapad ng kalsada dyan. Ayun nga lang, problema dito yan, makikita nyo yung 4 lanes naging parking ng mga malalaking biyaherong truck, ayun o, nang nakapark lang yun dyan. Kaya yung ginawang 4 lanes nagigil lang silang parking ng mga truck, siguro hindi nasisita or tingin ko kasi bawal yan dyan. Anyway, so tuloy-tuloy lang tayo. Ayan, kung nakikita nyo yung building na yan, yan na yung bagong hotel at saka yung Robinson Mall. Ito yung pangatlong gasolinahan dito, yung Sea Oil. So ito, yan, hotel yan, yan, may pulang yan, hotel yan. Ito naman, yan yung Robinson Mall na hindi pa namin tinans simula nung mabagyo yung mga ano nila yan. Kikita nyo, mayroon pang mga sira-sira yan. Pero gumagana naman ang ano, ang mall nila. So yan guys, so hanggang dito na lang muna yung vlog na to. Kung mayroon kayong gustong kalsada dito sa Naga na i-feature natin sa ating vlog, comment na lang kayo dyan sa baba para yun yung i-feature natin na sa sunod nating vlog. So hanggang dito na lang muna tayo guys. Bye-bye!